last to Jante ako, hanggang nag-drawing na kami sa comics with my brothers. Okay? So, umpisa natin sa basic, papunta sa advanced. Okay? So, uunahin natin ang pinaka-importante sa comics, yung mukha. Okay? So, we will focus on the face, papunta sa katawan, at sa kung paano natin pagagalawin yung character natin. Okay? Through your art, through your comics, makikita natin your work in action. Yun ang pagkakaiba ng comics sa ibang form ng art. It is a series. May nangyayari, may action. Parang ganon. Pero ang gagawin natin is isang slide lang mamaya, pang front page ng comics. Kaya we prepared there mga illustration board. And sinabi ko sa inyo na magdala ng pencil pen, side pen. Pero yung mga pangkulay meron tayo. Okay? So I will guide you through. Okay? Sa cartoon, editorial cartoon, and sa lahat ng forms ng cartoon, very important ang facial expression. Kasi doon ang puso, doon ang emosyon ng ating character. Naintindihan? So, ituturo ko muna kung paano yung pinaka-basic. Sa architecture, sa ibang klase ng sa fine arts, when you're drawing your face, maraming grid yan. Di ba? Pero sa atin, sa cartoon, eto lang ang pinakasikreto niyan. Tingnan nyo lang ha. So, you draw your circle, o kaya kung ano yung form ng mukha, tapos, lagyan lang nito. Okay? Anong ibig sabihin nito sa mga high school, sa inyo? Anong ibig sa anong gamit nito? Yes. Ano siya? Guide for most eyes, the part here. Yes. Guide? An idea? Ang pinakasimpleng explanation niyan, yung mga pinag-aralan ng matagal doon sa fine arts, gagawin natin shortcut. Nakita niyo to? Di ba, saan nag-meet yung, dito may intersection, so dito. Ibig sabihin, kung saan yung point, doon nakatingin yung character. Ganto yan. Kanyari. But then, dito nakatingin yung character sa harap. But when we move our grid point, papunta doon. Doon na yung point, di ba? Ibig sabihin, doon nakatingin yung character. Pag dito, lilipat natin sa kabila. Gusto natin tumingin dito. Ayan. Di ba? Napakadali. Yan lang yung gamit niyan actually. Hindi mo na mapahirapan yung sarili mo na mag-grid ka pa ng marami. It will buy you time. Halimbawa, kung gusto niya tumingin sa taas, you just have to move the grid point dito sa taas. Saan na siya nakatingin? Pag gusto natin tumingin sa baba, di ba? You try. Dahil sa inyong band paper, maliit lang ha, kasi kunyari, gusto ko lahat nakatingin muna sa so ganito ang mangyayari. So dito, parang you have to form three circles. Yung una, yung grid point, nasa harap, nasa gilid, tapos nasa gilid. Okay? But muna, bago tayo pumunta sa eyes, gawin muna natin yung basic. So, dito lang, kahit na ganito lang muna, pero kung gusto nyo, you can put, kung meron na kayong skill sa paggawa ng lagyan natin ng ganyan. Okay? Doon nakatingin sa kabila, and dito sa kabila. Okay, go. Maliit lang. Sketch lang. Always remember guys, when you are sketching, ito yung pinaka-basic but important rule. Sketch lightly. Naintindihan? You have to sketch lightly. Why? Yes. Very good. Kasi pag halimbawa, sketching pa lang, binanatan nyo na ng ganito kakapal, kunyari, ay mali, bukas siguro butas na yung papel nyo. Kaya maya, butas na yung papel nyo or your canvas nyo. Diba? So, basic and important rule, sketch lightly.
Because it serves as the blueprint pa lang ng inyong work. Parang blueprint niya pala. Ay, sorry. Ma'am, meron pa band paper? Push mo yun. Leave kasi. Patingin? Sketch lightly lang. Patingin. Sketch pa lang. Yes, mata. Ayan, yung ginagawa mong mata kasi may character ka na. You can use that. Ayun, ma'am. Kaya parang magulat yung mga teachers nyo. Kasi yung mga ibang teacher, halimbawa, pag yung character natin not in movement, ganito ang ginagawa. Yung mata lang yung naka... Ganito yung drawing ng nila, di ba? Yung mata lang yung gumagalaw. Di ba mukhang siraulo yung yung character natin, nakaganon. Andito yung kausap niya. So you have to deal konti. Yun yung gamit ng grid natin na yan. Nakuha? Deal natin konti. Okay? Good. Sarap. Sketch lang, sketch. Eh, wala kang pencil? Sinong may extra pencil dyan? Margo! Ito. Yan, i-review natin yung pencil galing ng B, HB. Mamaya, I serve that. So, very good. Nice. Three lang, ito. Very good. Nice one. Very good. Diba, napakadali. Hindi nyo napapahirapan yung sarili nyo na, ay, grid dito, grid dito. Ginagamit itong grids. Pag halimbawa, you have to copy lahat ng mga details sa page. Pero once you are the one na gagawa ng character nyo, ito lang yung kailangan niya. Okay? Okay, next. Very important ka ako sa inyo, sabi ko sa inyo, yung facial expression kasi siya yung nagbibigay ng emotion. So, pag halimbawa, when you are creating comics, pag sinabi niyong masaya, dapat masayang masaya. So, paano ang mata ng masaya? You smile nga, everyone smile. Look at me, smile. Anong nangyayari sa mata? Diba? Ganito lang ang mangyayari. Diba? Diba? You smile. Very important ang paggamit ng kilay at saka mata sa facial expression. Ganon din yon para maramdaman natin. Once na makita pala kahit hindi binabasa yung script, damang-dama na natin. Paano pag naging malungkot na yung character natin? So, ang mangyayari, magpa-frown, magbabaliktad tong kilay. Tapos lalaki ang eyeball. Di ba? Lalaki yung eyeball, teary na siya. Magiging malungkot, di ba? Tama? Yung kilay niya, magbabaliktad. Okay, sige. Go, patingin ako ng happy face nyo. And later on, magpo-formulate tayo ng sarili niyong character. I-improve natin yung mga character nyo. Ang magiging goal natin ngayong araw na to, we will give you an illustration board. You will create your own superhero. Ikaw. Ikaw yun. Representing you. Kung ano yung special powers mo. Yun. Okay? Sa mukha muna tayo. Hanggang papunta sa katawan, sa bibig. Mamaya, gagawin ko po. Very good. Patingin yung smile ay happy face nyo. Very good. Sige. Okay lang. Sketch. Remember, we are still in sketching. Wala pa tayong details. Kailangan blueprint pala. Very
Dutch na yan. Ganyan na ako. Hindi mo. Very good, very good. Very good. Okay? Okay na tayo sa happy and sad. Anong mangyayari pag takot ay pag galit? Pag nakita niyo nanay niyo, kaya picture niyo na galit. Sa comics, nagiging literal yan. Ayan na si mommy. Nagsalukong ang kilay. Literal na nakasalukong yung kilay. Diba? Diba? Gagawin natin literal. Nahahigh blood na si mommy. Siyempre, lumalabas na yung ugat dyan sa ulo. Diba? Tapos, nang gagalaitin na sa galit. Diba? Ganyan, pag galit, salubong yung kilay. Pero pag galit na galit, talagang lumalaki na yung mata sa galit. Pwede din. Oo. Oh. Diba? Nagbabari siya. Same character ginagamit to, ha? Napapansin nyo? Same character, ibang different facial expression, pero alam natin na siya yung character. Yun ang magiging quest natin ngayon. Consistency. Okay? Yan. Pag sad ay pag galit, galit na galit. You have to exaggerate. Para damang-dama. Remember, we are connecting sa emotions through our facial expressions. Okay. Mami na ganito, kaya yung teacher nyo na ganito, ano magiging reaction natin? Di ba natatakot tayo? Paano matakot? Di ba? Nanlalaki yung mata? Yan o, parang nagulan. Di ba? Yan yung debate. Sir, gayang-gaya niyo siya. Gayang-gaya niyo nga o, yan. Ay, galit si mommy. O ganyan magiging itsura nyo. Tapos nalagyan ka ng kamay sa hugis. Oo. Sa mukha pa lang tayo, Marco. Yan. Okay? Sketch muna. Sketch. Very good. Yan. Wala mo nang tingin. Kaya tumatagal yung iba, ang tagal-tagal sa sketching. Dumudumi lang dumudumi. Kaya sabi ko, di ba? When you sketch, blueprint pa lang. Wala pa tayong detalye. Di ba? Yeah, wala pang details. Very good. Sad face, lalaki yung eyeballs. Ayun o, ganon. Kulay yan. Yan. Kasi medyo hindi na siya. Pag umiiyak ang tao, ito, facts. Lumalaki yung iris natin. Ganon din sa cartoons. I-exaggerate lang natin. Okay? Ano pang expression? Surprise.
Surprise, ganun pa rin. Sige, sige. Yan. Mag-surprise, wow! Diba? Parang nagulat din siya, pero tataas yung kilay niya. Okay? Okay? Paggalit, galit na galit. So we have to exaggerate para maramdaman natin. Okay? So, any questions sa facial expressions? Yun lang yung mga usually na ginagamit na facial expression. Okay? So, pupunta naman tayo sa paano gumawa ng mata through our cartoons. So, ano yung gusto nyo i-focus? We will focus on Aline's side or we will create our own? Kung sa amin kasi, lalo na dito sa program ni Sir, hindi lang yung magsisitay tayo sa comfort zone natin. Kailangan gumawa tayo ng something original. Na once, pag nakita yung cartoon, alam na ay, ang may gawa nito, si Miss Bagalawis. Kasi ito yung technique niya. Yun ang i-ano natin. We will create our own. Pero yan, we can use that as our stepping stone. Actually, bago kami nakapag dun sa Marvel and DC, and syempre meron tayo kami minemaintain na standard. Hanggang lumabas kami sa comfort zone namin na magkaroon ng sarili ko. Okay, later on magagawa natin yan. Yun ang challenge ko ngayon, ngayong araw na to. Pero pagdating sa mata, kahit anong mata, ganito yan. Okay? Katulad doon sa paggawa natin ng meron din siyang point. Di ba? Kung saan yung point nito, doon nakatingin yung character. Naintindihan? May ganyan din siya. So, pero pag sa anime, kahit bilumblan na yan, ganyan lang, oh. You will create na. Di ba? Yan. Just the circles. Ayan. But using your own techniques. Yan, point. Point sa ito. Para alam mo kung saan yung sila. Kung paano ito. Yes. I'm sorry. Oh. Sa eyes. Yan, di ba? Sa eyes, ganyan din. Point. Para kung paano natin ginawa yung sa face. Pag dito rin yung point, ibig sabihin, dyan nakatingin yung character. Diba? Gets? Paano pag gusto ko doon din nakatingin? Pag nasa side. So we will move the point there. Oh, para doon na siya nakatingin. Kung paano natin ginawa ito, ganun din sa loob ng mata. Gets? Okay? Yun. Ganyan niya to. Yung iris niya nag-move. Meron din siyang sariling maliit na grid point para doon. Once na kilinusap mo yan, di ba? Ganun ang mangyayari. Para hindi balag. Minsan kasi nagiging sakit natin kung saan nakatingin yung mata, di ba? So, gagawa rin tayo kung paano nyo ginawa tong grid point na to, ganun din yung doon sa mata. Gets po? Pero pag basic lang, okay lang yan. Basta may labas natin yung character. Pokemon pa lang nagagawa. Very good. Okay lang yan. Para kumasya. Okay. Any question? Sa nose. Sa nose na tayo? Ay, sige. Go lang. Anong gusto niyo matutunan? Caricature ba? Or yung superhero? Yung superhero kasi parang pero we will depict the caricature. Kasi para makita na kayo yung ipipaint nyo. Naintindihan? Kayo yung itodraw nyo mamaya. Very good. Ganun kadali. Okay.
good. Nice one, Green. Yan. Sa side, sa side. Actually, pagdating sa nose, pag sa anime at saka sa ano, ganito lang. Tama? Yes. Ganito lang. Yes. Pero pag halimbawa, I will draw yung sarili kong ano, sarili kong character. Dapat, halimbawa, President Duterte. Diba? Yun talaga, galit na galit yung ilong nun. So, i-exaggerate natin yun. Diba? Diba? We have to exaggerate. It's so mean. Diba? Lean kasi nung ano. Liit. Diba? Pag you have to draw, you have to exaggerate yung part ng tao para makilala siya. That is mainly caricature. Okay? Halimbawa, pag halimbawa, the drawing natin si si Counselor. Anong feature ni Counselor na wala sa iba? Diba? Yung kanyang... Ano? Ano yung nakikita nyo kay Sir na wala sa ibang tao? Siyempre, number one, the height. Tapos, yung signature ni Sir. Ito. Sa likod. Yan. Diba? Diba? Tinignan na nakasalamin. Tapos, macho na matangkad. Exaggerate natin yun. Tumaraw. Ngayon, tapos meron siyang parang pan dito, Wolverine. Diba? Yun yung mga part na i-exaggerate natin. Okay? Halimbawa, pag, sino pa ba yung mga personalities? Pag si Bongbong Marcos, President Bongbong, ano yun? Diba yung bisngay ng buhok niya? Singkit. Yun ang mga exaggerate natin na part. Para makilala kung sino yung character na yon. Halimbawa, Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Yung nunal niya, talagang i-exaggerate natin. Sige, we'll try to draw Macapagal. Tapos medyo labas yung ngipin, diba? Para sa si Pikachu. Diba? Malalaman na kagad na siya yun. Okay, so halimbawa, dodrawing ko, sige. Challenge. Magdodraw ako ng isa sa inyo. Sino ba? Si Miss Bagalawi, si Pepik, dodraw natin. Okay? Sketching pa lang. Tapos, meron siyang nunal sa 1, 2, sa lips. Diba? Tapos, yung hair niya. Oh. Kaya nyo yan, makakayanan natin yan. Diba? Yun. Kamukha na ni Spagalamis. I-exaggerate lang natin yung part para makikilala siya. So, meron siyang mole dito. So, yun. Diba? Tapos cute yung mata. Ay, ganun. Diba? Yun. Ganyan yung gagawin natin later on. Okay? Constellations. Sa cartoons, pag close-up, saka lang natin nilalagay yung details. Pero kadalasan, puro ganito lang yan. Diba?
Pag nag-open yung mouth, pag once na close up yung character, saka lang natin ilalagay yung lips. Yung complete ng lips. Later on, we will tackle that. Pero hindi yun ang quest natin ngayon eh. Ang quest natin is more on cartoons. Kaya yeah, cartoony type siya. Very good. Yan pa. So you. Ayan, dapat ikaw pa nag-drawing ko. Meron kang, ano, ang tawag ito, Sanam Dana. Sanam Dana. Diba? Yes? Lips. Diba? Parang nagulat. Nakasmile. Nakalungkot. Ganyan lang. Okay? Very good. May I ask the parents na tumulong mag-distribute ng kwan yung mics? Hindi rin na. Nung nagtatrabaho, nag-distribute yun. Questions lang. Walang masyado details. Ano yun? Well, you can use that for close-up. Ano was meron din yan na. Pag close up na, saka makikita sa inyo. Okay? Nandito pala tayo sa may part. Okay? Punta tayo sa movement. Yun lang eh, kailangan kung ano yung feature nung character mo, yun lang yung i-highlight natin na ka. Galing sa Stickman, di ba? Okay. Ganito lang yan para mapagalaw natin yung character. Lahat ng foundation sa cartoony nanggaling sa Stickman. Okay. Magbigay kayo ng verb or any action words. Jumping. Oh, sige, jumping. Mag-draw lang kayo ng taong tumatalon na Stickman. Paano tumalon? Ayan, di ba? Oh, tumalon. Diba? Tumalon. Tama? Okay. From there, ganito, ito, sikreto na ng mga cartoonista, i-share ko sa inyo. Ayan, diba? Kunyari, ito yung gusto nyong action word. Bilugan nyo lang lahat ng joints. Asa ng joints ng katawan? Shoulder, siko, ano pa? Kamay. Tingin nyo to, ha? Tingnan nyo to. Very important to. Ano pa? Hips. Knees. Feet. Bilugan nyo. And then you will create intersection dito. 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 Diba? Kanyari, takot siya. Oh. Diba? Ah! Nagkalaman na yung stickman natin. Diba?
Erase lahat ng ano, ng sketch. Pag erase niyo lahat ng sketch, lagyan niyo ng damit. Meron ka ng character. Di ba? Ayan o. Gets? Gets? Basic but important. Lahat ng foundation nasa stickman. Halimbawa, gagawa tayo ng tumatakbo. Paano tumakbo? Stickman pa rin. Paano? Ganyan, kunyari, tatakbo siya. Tatakbo siya. Takot, kunyari. Naka-stickman lang siya. Encircle lahat ng joints. Sa katawan. Connect an intersection. Tingin dito. Connect lang ng intersection papunta doon sa bawat joint. Erase niyo yung sketch nyo. Saka nyo damitan. Meron na kayong character. Diba? Plus movement. Okay? I'll try. Try kayo. Tumatakbo. Bigay pa kayo na action words. Wala pa tayo sa kamay, ha? At dito pa lang tayo sa kung paano sa gagalaw. Halimbawa, dancing. Yeah, very good. Nice one. Very good. Napansin nyo, hindi na lang stand, hindi lang stagnant yung natin, gumagalaw na siya. Tapos may facial expression na siya. Diba? Halimbawa, we will draw. Para sa mga nung in love. Paano mag-draw ng in love? So, always remember, ito pa, isa pa sa pinaka-matinding criteria. Pagdating sa cartoons, mas malaki ang ulo kesa sa katawan. Bakit? Para may pakita natin maigi yung facial expressions. Okay? Okay? Pag halimbawa, nag-drawing tayo ng in love. Yan, diba? Stick man. Okay? So may tanong? Sa katawan. Pupunta tayo sa sinasabi nila na pinakamahirap na part. Ano? Kamay. Kaya may isa din nagdodrawing ng kamay, kinatago na lang sa pulsa. Diba? 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 Ginagawa yan minsan? Diba? Madalas. Imbis na yung drawing ko na may hawak siyang ganito, tago ko na lang. Diba? Lahat ng foundation sa cartooning nagmumula kay stickman. Yan ang tatandaan nyo. So, ito yung kamay. Very important. Gawa ko na tayo ng ganito. Na stick. Paano? Line. One. Tingin. Two. Three. Four. Five. Draw two circles. Dito lang. Maliit. Kahit isa lang pala. Yan. Diba? Nakaganto muna. Okay? Next is, lalagyan na natin siya ng laman. One, two, three, four, five. And kamay. Gets? Gets? Paano pag sinabi naka-peace sign? Naka-peace sign. O, paano natin gagawin? Stickman pa rin. Ayan o. One,
2, 3, 4, 5. Good. Nakaganyan. So, tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Sumino. Yun. This side. Paano pag naka-close yung fist? Manong na. Paano yung fist? Ganito naka-close. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fist. Di ba? Dali. Kasi, gamit natin yung pinaka-basic but important. Yung stickman. Nakuha? Yan na. So, tingin dito para mas makita nyo. Sige, ituloy ko na lang. So, 5. Tingin dito. 1, 2, 3, 4, 5. 1 circle. 2 circle. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong kamay. Gets? Gets? Ganun lang. Kahit anong one, gamitin nyo ng stick man. This side. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Below. 3. Nakuha? Diba? Minsan, nahirapan kayong iporma yung ano, yung kamay. Diba? Lahat yan, may magalimbawa nakaganto. So yung stick nyo, guys, yung stick nyo, nakaganto. Susundan nyo lang. Saka nyo lalagyan yung details. Kaya huwag kayo matatakot pagdating sa hands. Okay? Pagdating sa detalye, later on, i-cater natin sa ibang media. Pero ito kasi, we are focusing more on cartooning. Pero ito magagamit nyo sa lahat ng drawing skills. Okay? Yan, very good. Stick. Yun mo na yung sketch mo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Hindi na may draw yung in love. Nervous tuloy ako sa iyo. Diba? Yan, don't be things na. Parang bumabalik tayo ta sa school ha. Oh. Diba? Dali? Diba? So easy. 1, 2, 3, 4, 5. Hello? Kamay. Oh. Diba? Masaya to pag nagdudugan kayo at sketch kayo. Very madali. Madali lang siya gawin. Sobrang napakadali. Okay, any questions so far? Any questions so far? Wala na? So we will try to create our own character. Okay? I ask you to bring pencil pen at saka sign pen, di ba? Okay. Yung iba rito kasi, syempre hindi ko pwedeng maisabay. Sila kasi meron ng background. Di ba? Always remember, consistent dapat yung character mo. Yun lang napansin ko dun sa ano. Kung ano yung series kasi pagdating sa comic strip, kung ano yung character mo, kahit nagbabago yung facial expression, kailangan kamukha niya yung nandito. Tama? Kailangan kamukhang kamukha niya. Kasi noon, ganito yung nangyari sa amin noon. Kasi I was the 4-time champion ng comic strip sa collegiate. Yun. Yes, ma'am. Tapos, actually, I'm very happy ngayon na after 23 years, dati Baguio, yung nanalo sa editorial cartooning ng National Press Con, I was the champion in 2000. Tapos ngayon, 23 years, yung training ko na from high school, siya ngayon ang reigning champion ng Philippines. Wait dyan. Excuse me, ano? Ito, kung matrain ko yung maigi at pwedeng panlaban, ibigyan nyo lahat ng the best training para panglaban, hindi yung bara-bara lang, di ba? Oo. Pumunta ka, makikontest, hindi. Iti-train namin maigi kayo. Kasama sina Jed, no? Sina Rayjan. No? Panlaban natin. Train kayo para talagang pang national at pang international. I was telling Manong Peter na hindi kayo organize an exchange program with China kasi yun nga, one time nung
guest natin yung ating consul ng China to the Philippines, no? Doon sa Botanical Garden. Maraming pwedeng mag-innovate tayo. Much more na yung president is very innovative, very creative. Pwede natin gawin yon para mabigyan pa kayo ng consul. Okay. So, Eric, may tanong? Yun na. Sa paggamit, di ba, sketching pa lang tayo. So, this time, we will put details wait, na. Okay. Halimbawa, gawa muna tayo ng character na simple. Okay? Kunyari, si Juan de la Cruz. Si Sia. Sia. Big eyes. Sige, I will draw a Baguio boy, kunyari. Simple lang muna na character. Hindi pa siya sa open and even. So, kunyari, yan yung sketch ko. Sketch ko ng Baguio boy. So, nakabahag siya, di ba? Nakabahag, nakapaa. Tapos, may hawak siya na spear. Okay? Yan yung sketch pala. Kunyari, ganyan yung sketch ko, no? Si Baguio boy na nakabahag. When you are doing your details, makikita nyo naman yung mga mali. Eric, kaya syempre light lang. Ang gagawin nyo muna, you have with your V7, yung makapal, lahat lang nasa gilid. Ito yung matututunan mo lang. But dito, yung sa consistency. Ito. Patingin na, kanyari. You will use your V7 sa labas lang. Para malinis. Malinis yung ano. So, ganito yan. Sige, gagawin natin sa papel mamaya. Kung paano. Kasi, minsan, or kadalasan, ang nangyayari, may mga ganun-ganun. Diba? Messy sa tignan, pag sa cartooning. Ang gagawin nyo, with your makapal na sign pen, yung gilid lang ang sign penan nyo muna. Ang kakapalan nyo yung sa gilid lang. Nakuha? Nakuha? Sige. Yung pinakamakapal, gilid lang. Gilid lang ang ano. Tapos, magpapalit kayo ng sign pen pag nasa loob na ng character. Okay? Yung mas manipis na. Dapat po consistent na malinis. Outline mo muna lahat. Yun ang kulang sa'yo na. Outline mo muna lahat ng malinis na malinis. Yung gilid. Consistent siya. Halimbawa, meron ka ba dyan? Meron ka ng V7? Ano to? V7 na. Ito, V7. Hindi na ano. Okay. Ito na. Kunyari, ang character mo is ito. Ito, tingnan nyo to ha. So, makapal lang, yung outer lang. Dapat consistent yan. Kung gaano kakapal yung ano. May contrast of line. Sa labas lang muna. Mamaya, ito tayo sa shading. Doon muna tayo sa rendering. Ang tawag dito sa next na gagawin natin is rendering or outline. Ayan. Ito lang ang makikita nyo. Yung labas lang. Dapat consistent siya. Hindi siya putol-putol na yung ganito. Dapat malinis na malinis siya. Ganyan. Okay? Sige. Magpapalit tayo ng sign pen sa details. Kung halimbawa, ang gamit nyo sa labas is V7, magiging V5 na dun sa mata. Go. Sige, try natin mag-outline. Walang putol. Ito na yun.
Dito ka na sa loob. Yan na yung loob. Yan na yung ano. Okay? Mas manipis na yung nandun sa may panloob niya. Makapal yung dun sa labas. Yan. Oo, yan. Kunyari yan, di ba? Nakapalan yung sa gilid. Sa gilid lang. Sa gilid lang. Huwag mong pupulay. Pwedeng dental pen, pwedeng sign pen. Basta kailangan nakapal yung sa labas. Diretso lang na. Yan, sa labas lang. Yan, yung B7 mo, picture B7. Sanayin mo na. Ay, B5 mo. Sige. Pag nag-alibawa, yan, di ba? Sa labas mo. Sa labas mo. Yan, kailangan makapal yung sa labas. Yes, po. Sila line up yung sa labas. Okay? Tapos, mas manipis na. Si ay ano, Margo, yung mas, ito mas B7 yun, di ba? B5, ayan na yung pang detail mo. Kunyari. Di ba? Mas manipis na. Yung pang detalye niya sa loob. Ang rationale po niyan is, ilalabas natin yung character dun sa papel. Aangat siya sa papel. Okay? Pag nakikita niya, parang nakaangat siya sa papel. Gawa ka ulit. Sige, go. Aangat siya sa may papel. Okay? Sige, sketch kayo ng igorot na boy. We have different kinds of shading technique na magagamit niya sa drawing at saka ano. So, tingin mo na dito para malagyan natin ng details yan. So, halimbawa, ito yung figure natin. Kunyari, it's a ball or the face. Pag dito yung ilaw, saan ang shadow? Paano ang shading niya? Ito yung mga technique na ginagamit ko. Number one, tandaan nyo to ha, the check method. Ang check method is madiin. Parang nag-check kayo. Madiin, pagaan. Yan. Okay? Number two. Number one, anong tawag dito? Check method. So, i-try muna. You try. Diba? It's like doing your checks. Check method. Gawa mo na kayo ng finger kahit bilog or ano. Or anything. Ibawa. Diba? Bilog. Check method. Pwedeng pencil, pwedeng sign pen. Okay? Number one, ito yung pinaka-basic pero effective. We have the check method. It's like doing your check. Dito, from the dark part, pag ganon. Number two, we have cross-hatching. Ang cross-hatching naman, di ba when you do your check method, there, gagawa kayo ng paganto rin, mas malalapit na line, paluwang ng paluwang. That's what we call cross-hatching. So, ano yung number one na shading natin? Check method. Number two, cross-hatching. Nakuha? Next. Yan, magagamit nyo para patingkarin natin yung number three. Ano yung number three natin? Yung basic na dark to light. Okay? Madiin, pagaan ng pagaan. Nakuha? Madiin, pagaan ng pagaan. Okay? Ito yung pinaka-basic kasi pwede nyo gamitin sa pencil or sa ibang form. Madiin, pagaan ng pagaan. Gets? And your favorite, pag halimbawa, lapis yung gamit. Smudging. Yes! Pag pencil ang gamit nyo, alam nga naman magsa-sign pen kayo, magsa-smudge kayo. Diba? Diba? Smudge nyo pag yung lapis. Smudging. Ano yung pang lima?
pointism or pointillism. It is, halimbawa, dito yung liwanag, no? That's na madidikit, paluwang ng paluwang. Nakuha? Pag sa side pen, halimbawa dito, 0.7. Madidikit. 0.7 na maluluwang. 0.5 hanggang 0.3. Yan. Pointism or pointillism. Yan. Okay? Okay? May tanong? Yan yung mga i-apply natin. Pero ngayon kasi, ang gagawin natin, cartooning plus pakukulayan natin sa ng acrylic pero watercolor ang dating. Kasi wala tayong watercolor, pinintaan na lang namin kayo na Sir Jet ng malabnaw na acrylics. Okay, pero kailangan gagamitin kayo ng sign pen or pencil pen yung ibibigay namin ng station for sa inyo. Okay? Okay? Ayan. Katulad na ito. Magsalan. Okay, meron pa pala akong dinadiscuss. Guys, when shading, pag di ba tinuro ko na sa inyo yung check method, yung mga ibang method, anong part ng mukha ang hindi dapat shaded? The part where the light is facing. Very good. Halimbawa, ito yung mukha. Ano yung unang tinatamaan ng ilaw? Forehead, nose, cheeks, baba. Yan yung part na huwag yung shaded. Okay? Meron yung time, nag-judge ako ng press conference, National Press Conference. Ang galing! Caricature yung ginawa niya kay Duterte. Na-overshade. Sobrang nakulayan niya lahat. Nagmukhang yung character niya, imbis na si Duterte, naging binay. Kasi maitim na. Ito yung mga part na huwag niyong sesedan. Okay? Kasi yan yung unang tinatama ng ilaw. And, one more thing. Shading, ito rin yung nagpapataba at saka nagpapapayat ng character. Pag dito mo sinidan, anong mangyayari sa character? Papayat. Papayat, di ba? Pag dito yung shading niya. Pero pag dito mo sa sinidan, anong mangyayari? Tataba. Kaya malaki yung effect nung shading. Yes? Basta, ito dapat yun yung mga hindi siya shaded na part. Iwan mo yung part na to. Kasi hindi dapat yun na. Ito po ako nalilipin. Ito kasi, oo. Dibawa, yan yung ano mo. Itong part na to, huwag mong siya shaded na ito. Kasi tinatamaan pa rin siya ng iwan. Ito. Yan. Ito lang. Yan. Yan, ito rin. Parang yun. Kasi para pag nakatip sa ganyan, makikita pa rin, natatama ng ilaw. Very subtle. Subtle lang. Tatansahin mo rin kung ano yung mask nito. Ganun din siya. Itong part na ito, walang shade. Ay, mga yun. Kaya pala. Pag mag-character, pwede. Okay? So, we will give you an illustration board saka mga brushes. So, halimbawa, ito yung figure natin. Kunyari, it's a ball or the face. Pag dito yung ilaw, saan ang shadow? Paano ang shading niya? Ito yung mga technique na ginagamit ko. Number one, tandaan nyo ito ha, the check method. Ang check method is madiin. Parang magcha-check kayo. Madiin, pagaan. Number one, ito yung pinaka-basic pero effective. We have the check method. It's like doing your check. Dito, from the dark part, pag-anon. Number two, we have cross-hatching. Ang cross-hatching naman, di ba when you do your check method, there, gagawa kayo ng paganto rin, mas malalapit na line, paluwang ng paluwang.